Pusa, kumusta? Okay lang. Good evening. Good evening din. Welcome sa first episode ng podcast. Oh. Actually, lalagay natin sa YouTube. So, kumusta? Okay lang. Ikaw, kumusta? Okay naman, ito. First time na podcast mo to, ha? Siyempre. At simulan natin yan sa'yo, di ba? Oo nga eh. So, magandang gabi, mga paps. Today is the first episode. Hindi pa namin alam ang tawag dito sa podcast. Oo, oh, basta podcast lang to. Pero sa channel namin ay Pusa to pupunta. So, subscribe yo para sa mga marami pang ganito. So, yung production namin, ano lang to eh. Parang first, walang testing to mga pre. Oh. Pero may paps, pwede ka tumingin sa camera. Oo nga. Ayan, tumitingin nga ako eh. So, itaharap ko sa'yo ito. Yan, tumitingin nga ako eh. Okay, so first question. Sige. So, state your name. Ako si ano, si Edward Dominic Munar. Yan. Pusa for short. Pwede kang tumingin sa'yo, pwede kang tumingin sa camera. Para mag-uusap lang tayo dito. So, Pusa. Pusa. For short. Pusa. Yan. Bakit naman Pusa? Kasi dati, nung nagko-computer pa ako nung bata ako, naiwan ko yung FB ko sa computer shop. Tapos pinalitan nila yung pangalan ko ng Pusa. Tapos 2 months ata yun bago mapalitan ulit ng ano eh. Tapos nakilala ko na yung mga tropa ko dito sa Maynila. Pusa na yung pangalan ko sa Facebook. Kaya Pusa na yung tawag nila sa akin. So dahil lang sa trip? Oo, dahil lang sa trip. Okay naman kanilabasan eh. Okay nga eh. Pero Edward Munar. Edward Munar. Dominic. Okay. Dominic. Edward Dominic, my friend. Welcome sa podcast. Good evening. Good evening. Thank you. Okay. Ilang taon ka na bro? 21 pa lang. So, napakasipag mo, ano? Sa mga hindi nakakaalam, si Pusa pala ay isang Roady ng mga bandang malulupit dito sa Pilipinas, no? Talaga. So, nag-start siya sa Vi. Sa Fiona. Sa Fiona. Shoutout natin yung mga kaibigan. Sa Fiona ako nag-start. Sila yung unang tumanggap sa akin kasi nanonood lang talaga ako dati. Parang makulit pa ako nun eh. Sobrang kulit ko nun. Di nila ako pinapansin nun eh. Tapos hanggang sa nag-apply ako nung ano. Nung una ayaw pa rin nila eh. Pero nung mga susunod na ano, tinanggap naman ako. Kahit di pa ako marunong. Ganun ka mabait yung mga yan. Oo, talaga. Shoutout sa mga kaibigan namin sa Fiona. Sa Fiona. Si Aaron, si Miki, si Otep, si Randy. Si Randy, si Mark. Si Mark. Okay. Ako, yeah. So, 21 years old. So, Pusa, saan lumaki? Lumaki ako sa Batangas na actually. Okay. Tapos, parang ano ako dun eh. Grade 5 pa lang lumipat na ako ng Batangas eh. Galing sa Cainta. Tapos hanggang 4th year, hanggang sa lumaki na ako, tapos yun na, tumigil na, actually nag-stop ako sa pag-aaral para manood ng mga banda eh. Parang gusto ko rin, gusto ko rin makapasok talaga sa eksena eh. Na, so, ever since, gusto mo talaga ang dancing? Talaga. Kaya nandito ka ngayon. Ito na lang yung trabaho mo. Okay. Kamusta ka naman ng pandemic? Mahirap. Tunga nga. Ikaw ba? Kamusta ka ng pandemic? Wala, puro ano lang ito, aral, content creation. Nakikita ako nga eh. Puro pero ganito ako, lang. Ano eh, ganun din. Aral, tapos tunga nga. Higa. Yun lang. Kaya pala, Lumaki. Lumaki ba? Hindi naman. Okay, paano ka napasok sa pag-roadie bro? Ayun, Diba, galing kasi akong Batangas eh. Tapos nanonood ako, pumupunta ako Maynila para manood ng ano. Nag-aaral pa ako nun, yung baong ko, iniipong ko. Tapos para makaluwas ng Maynila, pati pa-ticket. Yun, nanonood. Tapos yun, nagpapakilala ako na ano, idol na idol ko kayo. Gumagano'n pa ako dati. Tapos, yun na. Tapos nakikita ko yung mga roadie, parang okay na trabaho yun ha. Parang saya nun. Tapos nung nag-apply ako, nung una syempre, hindi naman ako marunong eh. Hindi talaga ako marunong. Kaya hindi, wala naman talaga tumatanggap sa akin eh. Tapos nung mga bandang ulit, talagang pinilit ko na makapasok eh. Sabi ko, sige na, parang ano lang. Kasi dito kasi sa ano, sa amin, medyo may, sa Santa Mesa, sa tinitira ako, medyo mahirap yung buhay namin dun eh. Kaya sabi ko, okay din yung may trabaho. Tapos yung gusto ko pa yung trabaho. Kaya pinilit ko talaga makapasok sa roadie. Okay. Yan. Para pogi sa akin.
Alright. So, ano naman nagustuhan mo sa pag-roady, bro? Masaya kasi nagigitara ako eh. Nakikita ko. Yun talaga yung... gitara talaga yung gusto ko eh. Tapos nung nag-roady ako, parang mas nagustuhan ko pa lahat. Yung parang full band talaga yung gusto ko. Mas marami ako nalaman. Basta sobrang ganda ng na-experience ko sa pagiging roady. Masaya katrabaho mo, idol, di ba? Talaga. Oh, diba? Talaga. Marami kang matututunan sa kanila. Mismo. Diba? Mismo. Okay. Yun. Sa mga next question natin, bro. Para lang malaman ng mga audience natin. Mm-hmm. No? So, anong mga banda or sabihin natin, anong mga klaseng banda yung genre na mga pinagro-rodihan mo? Oo. Ang pinaka, kasi pinaka genre ko talagang trip nung bata pa ako. Metal talaga. Mm-hmm. Kaya yung pinasukan akong una, hindi ano rin yun eh, parang rock and roll din yun, hindi naman siya pop eh. Mm-hmm. Parang mabigat pa rin siya eh. Yan, yung mga mas madalas yung mga mabibigat. Pero nagro-road din naman ako sa mga pop, mga indie. Nakapag-try na ako ng mga ganun. Pero mas maraming banda na mabigat. Yes, at wala tayong pinipiling genre dito sa channel na to. Lahat sinusuportahan natin kasi music yan. Siyempre. So, tigilan na natin ang discrimination. Kung ikaw ay metal, hip-hop, o ano pa. Talaga. Hindi nagmamatter yan. As long as we all love music, that's the bottom line. Yes, sir. Okay, next question. Kasi matagal ka na nag-roadie sa akin siguro. Nagkakalala tayo 2019. So, nirecommend ka sa akin ng actually si Banks ng Vibe. Si Banks. Tapos nakikita ka na nag-roadie kasi sa Gio una ata nakita. Noong una nag-aalang ano kasi napakabata mo pa. Oh, 17, 18 lang ako. 17 lang ako nun. Di ba minor pa ako nun. Okay, kaya medyo nag-aalangan ako nung time na yun. Pero nung pa-18 ka na, doon ako nag-design, di ba? Okay. So, mahalaga ba na kabisado, bilang isang roadie, no bro? Mahalaga ba na kabisado mo ang mga gamit ng banda? So pagsimula tayo, so syempre, si Banks, sa buong Vi, no? Sa kanila ka nag-roadie, sa Fiona ka nagsimula, pero mas madalas kita nakita sa Vi. So, mahalaga ba? Para sa mga kapwa natin, Roady, na kailangan kabisado mo yung mga gamit. Oo naman, sobra. Kasi para mabilis din, mas mabilis kasing ma-set up yung kabisado mo eh. Yes. Mas mabilis mo rin mabaklas kung kabisado mo talaga. Mm-hmm. Kaya kailangan kabisaduhin mo rin. Mahalaga yun. Si Pusa pala mga pre, kabisado niya na lahat nung setup ko. So, uupo na lang ako. So, si Pusa kapag nag-roady sa akin yan, meron na kaming workflow na na-develop. So, ang ginagawa namin ay nag-i-inventory kami, bago ako tumugtog nun, nasa Imbuno Kudos pa ako. Dami mo kasi talagang gamit nun eh. Kailangan talaga Kailangan. Actually, drummer ang may pinamaraming gamit. Oo nga, no? Talaga. And, isa sa mga lalo na kapag dinadala namin yung mga stands. Napaka-importante yung mga stands. Kasi, madalas wala sa bar. Mm. Sa cymbals din. Pati yung snare stand, nakakabutas ng ano yun eh. Correct. So, kung may dala ka na, kung may roadie ka, dumabigat. Oo. Kaya, ang ginagawa namin ni Pusa, bumibili kami ng mga lalagyan na mayroong trolley. Yan, nakakatulong yan. Sobra. Tsaka pinapadali natin yung buhay ng mga roadie natin. So, ang ginagawa namin ni Pusa is, ano yun bro? Yung mga wheels tayo, no? Para mas hinila na lang. Hinihila kasi mabigat kasi talaga siya kung bubuhatin mo eh. Yes. Mauubos yung lakas mo na isang buong araw eh. Yes. So, bakit mahalaga na kamisado mo ang gamit? Yan nga. So, kasi pwede kang makawala. Kasi ako na ilang beses na rin kasi ako nakakawala ng mga gamit eh. Pero yun. Ngayon naman parang nung nakabisado ko na mas di na ako nangangamba na nakawala ako kasi alam ko yung inilalagay ko sa tinatanggal ko eh. Kaya yun, ganun kahalaga yung ano, kabisado mo yung gamit. Dali lang bro. Sige. Record. Oh, sorry kasi 30 minutes lang yun. 30 minutes lang isang camera. Okay, so yes, totoo yung sinasabi mo na mahalaga, nakabisado ng bawat roadie ang gamit ng kanyang alaga. Especially, well,
Napaka-importante magkaroon ng Roady ang banda. Kasi lalo na sa mga maraming gamit. Hindi sila ay kayo ay kinuturing namin, ako personally kinuturing kitang part ng band, bro. So alam nila din yan, yung mga past Roadies ko na kabanda at pamilya ang touring natin sa mga Roady. Salamat. Siyempre. Di ba? Oo. Dapat. Yan ang dapat. Hindi natin sila trabaho natin na trabaho nila na pakisuyuan na, ano, pero hindi mo sila dapat, hindi dapat natin sila inaabuso. So never natin ginagawa yan, no? Okay, so next question. Pagdating sa maintenance ng gamit, bro. So ikaw ba ay anong masasabi mo na kailangan ba i-maintain yung gamit, like punasan, after gig? Talaga, sobra. Kasi nagkakalawang yung mga hardwares noon, yung mga strings noon, yung pickups noon, magkakalawang yun kung di mo pupunasan. Dahil sa pawis eh. Correct. Kaya kailangan laging punasan yun. So nangyayari yan after tugtog, no? So meron kang isang spot doon na uupo ka lang and then pupunasan mo lahat. Napaganda. Pag wala, kumuha ang tissue doon. May makakaingi ka naman tissue kasi bar yun eh. Oh, pang-prank. Ganun, tissue. Pwede yun. Pwede naman yun, tissue. Oh. Tsaka napakalaga din na magkaroon ng basahan. So yung mga tools, hindi sa banda dapat yun sa tingin ko. Hindi yun sa Roady kasi band expense yun. Diba? So yun lang yun sa akin, bro. Ikaw, sa tingin mo, tama ba yun? Yun naman, sa iba naman, ganun naman. Minsan lang talaga na nakalimutan ilagay. Siyempre, gagkuha ako ng tissue. Oo, tama, tama. Okay, so may iba pa ka bang gustong sabihin regarding doon sa question na yan? Wala naman, wala na. Okay na. Okay, next question natin, no? Pinakamahalaga, no? Para sa mga viewers natin. Shoutout nga pala kay Kuya Pancho. Sila Jim, Roady ng Kazi dyan. What's up, bros? So itong show na to is gagawin natin to, maybe. Sana lumaki, di ba? Sana hindi lang ako yung Roady na makasabak dito. I-feature natin yung mga kaibigan natin as much as possible. So ngayon ito, cowboy setup to. Pero itong lugar namin ito, hindi to aircon. Hulas na hulas namin. So, sobrang init. Pasensya na kayo kung medyo makintab yung mga buka namin. So first time namin gagawin to. So ito ay dry run na. So ano na, talagang testing na, na in action na. Okay, so balik tayo. Kamusta ba ang kita bilang isang Roady? Sa akin, ano eh, mas okay siya kumpara sa magbabanda ka. Kasi yung banda, wala, hindi ka talaga sigurado kikita ka dyan eh. Sa Pilipinas, tama ka dyan. Pero kung mag-Roady ka, sigurado ba, imposible naman di ka bayaran ng banda. Well, may mga, kaibigan tayo na, ano, na tropa-tropa na hindi nababayaran. Sana magkaroon sila ng extra money para mabigyan yung mga kaibigan natin. Pero pagdating sa pagbabanda naman sa hindi nababayaran, sa tingin ko, yung kanta talaga eh. Kapag maganda ang kanta mo, doon ka magkakaroon talaga, ng break. Kaya, yun naman talaga eh. Ako ngayon, bro, hindi ako nababayaran sa ginagawa ko. No? Kahit nagsosolo na ako, diba? Ito nga eh. Wala nga itong bayad. Wala ito, diba? So, ano talaga yan, puso lang talaga. Mahal natin yung ginagawa natin. Pero ang advice ko lang din sa mga banda na, para sa akin lang to, opinion ko lang. Sige. So maaaring may mag-disagree sa akin. But for me, dapat talaga na naglalaan tayo ng budget para sa mga Roady, no? And pagdating sa presyo, ang tingin ko, ikaw ba? Kung babayaran ka ng isang buong banda, magkano yung gusto mong nare-receive? Yung kumbaga, pagka binayaran ka sa pag-roady mo, so parang pag, uy, binayaran ako, sulit yung pagod ko. Parang ganun. Meron ka bang idea para sa mga kapwa natin? Pwede ko. Kasi ako, hindi ko alam eh. Ayaw ko sabihin yung ano eh. Pero, syempre kung kahit sabihin mong, kunyari, sa big event, yung mga favorite ko big event eh. Kasi, matik yun, 1K yun. Hindi, di ba? Kunyari mga big event na marami kang, ano, minsan marami pa akong sa isang event, marami pa akong pinagtatrabahuan. Hindi, tigwa 1K yun. Kung magkakasabay yung banda, di ba? Oo, ginagawa ko yun. Parang, kunyari, nung Friday, kunyari, pag mga bar gigs naman, hindi ka dapat mag-expect ng 1,000 kasi,
bar gigs yun, tsaka gate share lang naman yung kikitain ng banda dun eh. By the way guys, ito ay pawang experience, no? So kung may na-offend sa sinasabi namin ni Pusa, ito ay based lang sa aming experience yung mga sinasabi namin dito. Pinyan hindi lang. Namin hindi namin sinasabi na ito ito ang tama. Standard at tama. So ang nagbibigay lang kami ng idea based sa experience ni Pusa bilang isang roadie. So may maaaring may mas pataas, mayroon namang mas mababa, may libre. Pero again, I encourage those friends, no, kung ikaw talaga isang kaibigan, ay tutulong ka financially. Kasi lagi kong sinasabi na time is gold. So you can't bring back time. So yun, yun lang. So pwede tayo mag-skip dun kasi baka magalit sa atin. Oo nga. Diba? Wag na yun. So yun, pero para sa akin, Brody, ang ideal para sa akin is 500 to 1,000 pataas. Oo, yun talaga. Ako, kung bar lang, okay na sa akin yung 500 eh. Oo. Pagkain ka naman, may inumin ka naman. Yes. Diba? Oo. Okay, so next, maganda ba siyang hanap buhay para sa'yo? Magandang hanap buhay para sa akin kasi nabubuhay na ako ngayon eh. Hindi katulad dati na bago mag-pandemic, yung nagsisimula pa lang ako mag-roadie, syempre, kumbaga, hindi pa ako marunong. Yung bahay sa akin, talagang pang hindi pa talaga marunong. Kulang yun. Tsaka, isa-isa, parang dalawang banda pa lang ata yung pinag-roadiehan ko nun. Pero ngayon, medyo madami na. Kumbaga, mas... Yung resume mo, bando na. Diba? Kumbaga, mas ano... Mas may pera, mas nagkakapera ako ngayon kaysa di katulad dati nung hindi ako nagro-roadie. At saka bilang sa tagal natin magkaibigan at magkatrabaho, ang gusto ko sa iyo is nagustuhan ko yung memory mo. Tanda mo lahat kung saan nakalagay, kung ano yung nakalagay. Pinagmamasdan ko yun at natutuwa ko dahil ganun yung traits. So napakahalaga para sa mga kaibigan natin na alam ko marami dyan, no? Pero having at work ethic like that na matandain ka, alam mo yung kung nasaan, tapos maalalahanin ka, at mayroong kang care doon sa gamit, hindi nilang basta balagbag na ganyan. Napakaganda. At nakita ko sa'yo yun. Isa kang taong hindi ka barubal na you care. No? So, mahal mo yung ginagawa mo. Sobra. Kaya, sobra. Kita ko yan, brother. Gusto ko yung ginagawa ko. Hindi ako nagsisi kung ba't pag nandito ako. Yan. So, besides pagiging roadie, ano bang pangarap mo? Gusto ko talaga mag-ano eh. Maging mag-banda eh. Gusto mo mag-banda? Oo, yun talaga eh. Yun talaga, banda talaga. Pero kung hindi naman, mag-roadie na lang ako. Ay, nagbabayan sa din pala si Pusa. Oo, yun, nagbabayan sa loko. Kaso, yung Facebook ko nawala eh. Oo nga. Oo nga, bad trip nga eh. So, add nyo sa Facebook mga paps. So, follow nyo rin si Pusa Instagram. Yung Instagram mo, ano pa? Wala pa, hindi pa ulit. Hindi ko pa ulit wala nagawa. Pa. Okay, so ilalagay natin yung Facebook and Instagram ni Pusa. So, by the way guys, si Pusa napakagaling mag-gitara nitong mama to. Thank you. So, ito, part lang to ng mga gagawin namin na video. So, may mga guitar videos tayo na gagawin. Salamat. Yes, sir. Okay. Next question. Sabi natin, ano ang best experience mo? Ah, ano mong gusto na eh? Kasi ang next question ko is best and worst experience. Anong gusto mo na eh? Best. Okay, what is your best experience? So, hindi tayo mag-name drop dito ha? So, hindi, ano lang naman to. Sobrang liit na bagay lang naman. Okay, best experience. Yung first time ako makasakay ng aeroplano. Kilala natin yan. No? First time makasakay first ng... Time. Ibang klase yun, syempre nag-roadie ka lang, tapos first time mo pa makasakay ng aeroplano. Nakasakay ka pa ng aeroplano. Bro, hindi roadie lang. Roadie. Proud, loud and proud, sir. Yun na nga eh. Doon ko naramdaman na roadie ako. Parang, astig nga eh.
Pero na-name drop natin yung Kamikaze. Thank you. Ang Kamikaze po ay napaka-generous band and kind band. Sobra. On and off the stage. Sobra. So nakatrabaho ko na rin sila. Ang sarap nilang katrabaho. Sobra. Ang dami mo matututunan. Ang mabait, si Papi Board, si Papi Joms. Lahat. Lahat. Sobra. Walang tapon talaga eh. As in, kaya pag sa kanila ako nagtatrabaho, parang di talaga ako napapagod eh. Ang blessing na natatamasan ng Kamikaze ngayon. At guys, mind you, iba mag-share ng blessing ang Kamikaze. Oo, sobra. So, nakakatuwa kasi basta, napaka-generous nilang banda. Kaya, kung ano man ang nangyayari sa kanila ngayon, fortune, success, deserve nila yan. Mm. Because how they treat people around them. Kaling. And naikwento mo sa akin yun, tuwa talaga ako na ang ganda ng treatment sa'yo ng Kamikaze. Sobra, diba? Sobra. Okay. Next, ano naman ang worst experience mo? Dito tayo hindi mag-name drop kasi worst to yun. Worst yung ano. Nakawala ako ng wireless. Oh, shit! Wireless, tapos... Pero best pa rin kasi nakita siya nung tropa na Roady. Oh. Kaya nabalik. Parang nung una, nahulog ako na siya eh. Oh. Tapos biglang nabalik, nakita siya nung tropa na Roady. Binabayaran mo na. Oh, tapos nabalik. Tapos ayun na, buti. Buti. Nakita, sobrang swerte ko nun. Wireless na? Ano lang, New X lang siya na wireless. Oh, pero mahal pa rin yun. Mahal pa rin yun. Diba? Ilang pero, swerte ko, sa Cavite pa yun eh. Tas, walang chani yun, bro. May buti na ano, nakita. Sobrang ano ako nun eh. Parang ang dami kong pinagtrabahuan nun, tas puyat ako nun. Kaya ganun yun nangyari. Okay. So, besides those, wala na. Wala na. Yun lang. Oo, yun lang. Medyo hassle nga yun. Hassle talaga yun. Nakawala ka ng gamit sa ulo nun. Man, nangyari sa akin yan, yung dati kong Roady, na hindi ko na lang ipapangalanan. Parang siguro pagod siya. Oo. O may problema siya sa bahay. Oo. Nag-gig kami dyan sa BKB. Meron akong hi-hat ng E1 dun. Ay, yun lang. Buti na lang, kilala ko din yung may-ari at wala talagang, certo, walang nag-uwi. Yung naiwanan ko pa naman ng wireless, big event yun eh. Oo. Ano yun, mabilisan ng baklas. Nag-setup na isang banda, mabilisan. Oo. Kaya napakaswerte ko na yung nakakita tropa. Sobrang galing. Shoutout sa kanya. No? Shoutout talaga sa kanya. Alam niya na yan kung sino siya, kung mapanood niya talaga. To. Talaga. Sobrang galing mo. Shoutout sa'yo, brother. Alright. So, ano yung sa bilang, labas tayo pagiging roadie mo. Ano yung mga gusto mong pangarap, mga gusto mong plano mo? Sa plano ko? Siguro, nag-iisip pa ako nung gagawin ko sa buhay ko. Di ko pa rin talaga naiisip. Kasi pero yung buy and sell mo maganda. Maganda yung buy and sell ko. Pero masaya pa rin talaga ako sa pagro-roadie. Parang ang hirap din iwanan ng pagro-roadie kasi sobrang saya talaga eh. Alam mo yung nakakaawa ka ng gitara lagi, naririnig mo sila lagi. Okay din eh. Okay din na experience. Fun fact, bro. Alam mo ba na roadie din ako dati ng showband? Hindi ko alam. Isa rin ako roadie ng showband dati. Kasi nung mga panahon na 18 years old ako, kaedad mo ko, nag-roadie ako sa isang showband. Yung trinato ko ng maganda dun. Sin literal. So nag-roadie ako sa isang showband. Dito lang sa amin. Sarap mag-roadie, di ba? Lalo na kung boss mo, sobrang bait. Maraming ganyan. Ang sweldo ko nun, 125 isang gabi. So na, pero medyo malaki na. Estudyante ako nun. Pero doon ako nag-start noon na time na yun. Kasi nung, wala talagang, merong kita sa pagbabanda ko kung suswerting ka. Yun nga rin yung gusto ko i-promote na yung advocacy ko na maganda maging hanap buhay ang pagbabanda. However, kailangan natin ng support sa community, which is a paying audience, no? So, lagi ko naririnig na tawag dito. Hoy bro. Tawag dito na may mga kaibigan tayo or kakilala na alam mo 'yun. Nahihirapan magbigay ng support financially sa mga banda. Guys, malaking tulong yung ibibigay niyo yung pera para sa pangkaligayahan niyo para makita yung mga idol niyo. Oh, 'di ba? Oh, talaga. So kapag ginawa natin, binago natin yung kultura. Bilang isang audience. Kahit ikaw ay kabilang sa banda. Mag-entrance ka, bibigay ka ng financial support. Napakalaking bagay. Talaga.
di ba? Kasi pinaghahatian ng banda yung sa ano kasi. Marami naghahati dyan. Sa bar kasi, yung kikitain ng banda, depende sa kung ilan yung papasok. Eh kung lima lang kayong pumasok, tas lima yung banda. Yung limang entrance na yun, paghahatian pa ng bar tsaka ng banda at ng production. Oh, tsaka ng diba? Production. So hindi biro yung buhay talaga, no? Talaga, para sa mga manonood natin diyan. So hindi masaya. Hindi puro saya pala. Masaya naman siya pero medyo masakit pa rin. Tulungan niyo kami na maging trabaho ang aming pagbabanda. Oh. So papasayahin namin kayo. Pero tulungan nyo kami financially. So yung mga lahat ng banda, huwag kayo mamili. Para lang para yan sa ating community. Talaga. Mas lumakas, mas kumanda. Yun lang talaga nakikita kong problema dito. Pero at the bottom, ang bottom line pa rin yan, dapat masaya tayong lahat. Yun. Diba? Gusto natin ginagawa natin. In and out of the band. Talaga. Alright. So, ano ang advice mo? Actually, last question na to eh. Oo. So, ano ang advice mo sa mga kapwa roadie, sa mga kaibigan na gusto mag-roadie o sa mga... Advice, ano? Wala. Kasi bago lang din ako eh. Hindi rin ako makapag-advise. Kasi 2 years pa lang ako nag-roadie. 3 years. Eh, hindi pala. Mga ano na rin. Ganun nga, mga 3 years pa lang ako nag-roadie. Hindi pa rin talaga ako ganun ka marunong talaga eh. Marami pa rin talaga ako hindi alam eh. Marami ka ng ano eh, achievement. Nakita ka ito nung nagsimula ka. Kasi baby ka pa nung nag-start ka sa akin eh. Pero fast learner ka eh. Masyado so, mabilis yung ano ko, yung talong ko. Pero kaya di ko pa kaya mag-advise talaga sa mga roadie na bago eh. Okay. So ako na lang mag-advise sa mga viewers natin. Ano? So ang advice ko lang sa mga viewers natin is never stop doing what you love to do. Kahit ano pa yan. Talaga. Gitara, roadie. Magbigay ka ng time para lagi kang gumaling, para lagi kang mag-improve. And also, yun. Naglobat kami. Kaya babalik kami. Sandali lang ha. Patapos na yun. And we're back. So ayan. Yeah. Nalobat ako. Hindi ko alam kung nag-record dyan o nag-record to. Pero titingnan namin. No? Okay. Yun nga. Isasabi ko. No? So advice ko lang sa mga viewers natin. Never stop learning or doing what you love to do. Kahit ano pa yan. So ang passion nagiging ano yan. Nagiging hanap buhay yan. Pero talaga, pag nagiging hanap buhay na kasi ang passion, mahirap na. May pressure na. Pero enjoyin nyo lang yan, no? Ako, lahat ng ginagawa ko is pure passion. Kita. So walang, kaya yung mga nag-judge sa akin, wala na lang. Shoutout sa inyo yung mga nagsabi sa akin dyan na business ako. FYI, wala pa akong kinikita sa pagbabanda. Puro palabas. Ginagawa namin to para lang sa mga kaibigan namin at sa amin, especially number one para sa amin, dahil gusto namin gumawa ng video. Gusto namin yung ganito. Advice, huwag kayong makikinig sa mga kupal. Huwag yung papakinggan yung mga nag-discourage sa inyo, di ba? Pare, marami yan. Yung mga nagsasabi sa inyo, huwag mong gawin yan, lalo na kapag tuloy lang magpagaling, mahalin ang ginagawa. Ano pa ba? Huwag maging kupal. Tahimik lang. Di ba? Parang observe ka lang. So pag hindi mo talaga trip, alis. Malay mo, hindi talaga sa'yo. Para sa'yo yung ganun, di ba? Pero huwag mo hinto yung gusto mong gawin. Yan lang yung payo ko. Tuloy-tuloy lang. Yes. Walang hinto. Pagaling ng pagaling araw-araw. Alright. Tama. So, Huwag tama rin. May mga message ka ba sa mga shoutout? Mga shoutout. Ano? Shoutout. Wala akong ma-shoutout. Shoutout sa sarili ko. Okay, ako naman sa shoutout ko sa yung mga viewers, no? And please do subscribe. D-Grave. Yes, D-Grave. Ron. D-Grave. And Nick Automatic. Yeah. Nick Automatic, D-Grave. So, sa mga supporters ng channel na to, maraming salamat. Ron, lalo na ang Pops. So napakalalo, nagpapadala sila ng shirt at so ito mga padalan na to nila ni Automatic. So yes, supportuhan nila tayo. Alright, so I guess yun lang. Unang episode. Sana maganda, no? That's talaga, mukhang maganda naman eh. Please don't forget to subscribe to this channel and also click the bell notification icon para ma-notify kayo sa bawat upload na gagawin namin. And also
Hindi pa namin alam kung gagawin ng Charles Pusa. Mali natin. Sa'yo na lang. Sa kanya na lang. Hindi, pwede natin itong ano yun eh. Pwede rin. Diba? Oh. Itong content ito para sa ating lahat. Oh. Okay? So, follow nyo si Pusa sa Instagram and also sa Facebook. So, may mga guitar vids siya. And gagawin natin lahat para... I-re-upload ko yung mga guitar vids ko. Marami yun. Marami yun. Diba? Okay, let's say goodbye sa mga viewers natin. Hanggang sa muli mga bro. Let's go.